Yung mga konting istorya. About UP Lantern Parade. Ayan. Okay. Alam niyo po, di ba ako ay galing UP. UP yan po ako. So, na-experience ko po ang Lantern Parade several times. I am from UP Baguio. So, may Lantern Parade kami doon. Meron ring Lantern Parade dito sa Diliman. But, nevertheless, very similar yung kultura kung saan iba't ibang mga college magpa-participate doon sa Lantern Parade, ganyan. So parang expected na talaga sa UP na yung mga militanteng, mga ano no, yung mga activist group, yung LFS, Anak Bayan, ACS, yung mga fraternity na tibak rin yung orientation, ganyan-ganyan. Kapag naggawa sila ng lantern, lagi talagang may mga social issues na dala. Lagi talagang may social issues na dala. Pero hindi naman lahat ng colleges ganun. Yung ibang mga colleges, gumagawa lang talaga ng lantern. Gumagawa lang talaga ng lantern, ganun. Hindi lahat ng colleges, parang kailangan, merong pa-eksenang issue. Merong pa-eksenang ano, ganyan-ganyan. Although, kasi ang environment nga kasi sa UP is that, you should be aware of what is going on in our society and in politics, ganyan-ganyan. So, meron silang mga ganitong paandar. Ayan, meron silang mga ganyang paandar. So, yun, nakita nyo kanina, meron kulay bigas sila. Ay, ano yun, para silang mga bigas. Tapos, meron ding, ayan, Pamaharlika Investment Fund. Ayan, hindi ko alam kung anong ano niya dito, anong point niya dito. Kung bakit siya naka-white at naka-boots. I do not know kung ano yung ano, pa-effect niya dito. Ayan. Pero yun ang costume niya. Yan ang ano nila. Ayun. Pero may mga paganyan sa Lantern Parade ng UP. Ayan. Tapos, syempre pa, nakaka-disappoint talaga ito. Ayan, Diyos me. Sibuyas talaga. Sibuyas talaga. Parang, of all the things that you can criticize against the, ano, sibuyas talaga. Ayan. Ayan yung reklamo nila, sibuyas. Eto pa, yung itsura niya pag nakasakay sa truck. Noche Buena package, 500. Ayan. Kakahiya. Ito kasi yung problem sa UP. Kagaya ng sinabi ko kanina, ini-encourage talaga kami, as a student, ini-encourage kami na, oh, you should be socially aware, ganyan-ganyan. Kaso walang parang napansin ko, as time goes by, every time na merong social issue sila na i-raise sa mga events ng UP, not only Lantern Parade, kahit sa graduation, or yung mga ibang, ano yun, yung UP Fair, ganyan-ganyan, nagiging sloganeering na talaga yung ano no, yung public discourse on politics. Ganyan. For example, ito, yung Noche Buena package 500, ganyan-ganyan. It's not Noche Buena package. It is a price monitoring mechanism. So sinasabi lang is that pag magno-Noche Buena ka, base sa price monitoring namin, ito yung pwede mong mabili sa 500 na pwede mong gawing Noche Buena mo. And I find it really annoying na parang UP students, you cannot really understand. Hindi nyo talaga maintindihan yung function ng DTI. Kasi supposedly, dapat maintindihan ko sana kung ganito yung criticism nila dun sa DTI. Na parang, okay po, naintindihan po namin na ang trabaho ninyo ay mag-monitor ng presyo. Pero, siguro po dapat mag-focus po tayo dun sa price monitoring. Dahil po, nung sinabi ninyo na 500, ito ang Noche Buena ng mga tao, ganyan-ganyan. Ito ay maaaring maghatid ng mensahe na ganito. Pwede sana kung ganun lang, ganun yung ano nila, yung kritisismo nila. Pero hindi, they chose to close their eyes doon sa duty ng DTI na mag-monitor ng presyo. Tapos gusto nilang i-skew yung message na, oy, pa Noche Buena ni BBM sa inyo, 500 lang.
Sino nagsabi na mag Noche Buena ka ng 500 lang? Ang sinasabi ng DTI, dahil duty nila na mag-monitor ng presyo, kapag ka ikaw ay gustong mamili ng Noche Buena, maaari kang makabili sa loob ng 500 pesos by buying these items. Spaghetti, keso, dessert, tinapay, those are the things that you can have under 500 pesos para sa 4 to 5 na pamilya. Ito mugma naman. Si GMA News, actually, tinry niya yan, yung 500 pesos challenge. Nagawa niya. Napag-grocery siya. 4 to 5 na katao. Diba? Pagkatapos na namang mga tao sa UP, talaga, ano, yun yung layunin natin. Baguhin yung mensahe at sabihin na Noche Buena package yun. Tanga, mga price monitoring yun. Nakakabisit, no? Sa totoo, ayoko talaga magsabi ng tanga. Pero ang tanga kasi! Diba? Tapos kinagamit nyo pa yung tax ng bayan pagkatas ganyan lang yung level ng pangunawa nyo. Kakainis. Kakairita. Ayun. Ako, medyo agree ako doon sa ano no, na yung approach ni DTI kasi dapat baguhin nila. Kasi if you're going to say Noche Buena ganito MMM ganyan na parang sa under 500 ito ang ano ganyan. Kasi ang daling i-twist nung ganyang ano eh, ang daling i-twist nung ganyang advertisement. Ang daling i-twist nung ganyang infographics. Ang daling i-twist nung ganyang infographics. I'd rather have them focus on the price monitoring. Like for example, ito ang mga presyo ng hamon. From the cheapest to the most expensive. Ito ang presyo ng keso. From the cheapest to the most expensive. Ito ang presyo ng mga ganito. Alam mo, yun na lang sana yung gawin nila. Kasi pag sinabi mo na 500, ito yung ano, ito yung pera mo, ito yung mabibili mo for ano, ganyan. Ito yung mabibili mo for, ito yung pwede mo na pang Noche Buena mo. Ang ano kasi nun, susceptible kasi siya sa ano no, sa pag misinterpret. Kasi syempre, of course, ikaw wala nang pumipigil sa iyo na ano, wala nang pumipigil sa iyo na mag-Noche Buena ka na maggumastos ka sa Noche Buena mo na mas mahal pa sa 500. Wala nang pumipigil doon. Pero kasi since naglagay ka ng presyo ng 500, parang ang daling i-twist na ha? 500. Yan ang pa-Noche Buena niyo sa mga Pilipino, 500 ganun. Ang dali-daling lagyan ng mali siya. Ang daling lagyan ng mali siya. Ngayon, kung meron mang valid criticism siguro sa DTI, I will take that na siguro focus on the price monitoring duty that you have. Which is, yun nga, maging stricto kayo sa pagbabantay ng presyo sa merkado ng mga bilihin na in demand sa panahon ng Kapaskuhan. Ganyan. And then probably, siguro invite nyo na lang yung mga tao na parang, bilang mga madiskarte Pilipino, paano nyo pagkakasyahin ang budget ninyo para sa Noche Buena, ganyan-ganyan. And then, allow people to talk about, you know, na, nakabili kami ng ganito, ganyan, ito yung mga, sa loob ng, sa 1,000 pesos, ito yung nabili ko na pang Noche Buena, ganyan-ganyan, kami-kami. And then, let people decide kung ano, ganun. Huwag ka nang magpresyo ng ganun. Then, you encourage na lang people to provide their experience doon sa prices na ibinigay ninyo, sa mga price monitoring na binigay ninyo. Ganyan. I think that would be better. Kasi nga, pagka naglagay ka na, 500, Noche Buena, ganyan-ganyan. Ang daling itwist eh. Kahit hindi naman talaga yun yung intention ng DTI, ang daling itwist nga ng mga sinumpanggalunggong kagaya nitong mga to. Ayan, naging highlight pa nung lantern nila sa lantern parade sa UP. Nakakabuisit. Ayun. So, anyway, I would just like to inform everyone na sa UP, hindi naman lahat yan tibak-tibak. Ganon, hindi naman lahat yan tibak-tibak. Marami dyan, highly opinionated talaga ng mga tao. But we do not share the same opinion. Hindi yan kami pare-parehas. It's just that people like them, itong mga nasa video na to, maingay talaga sila. Ganon. So, wag nating i-generalize lahat ng mga taga-UP. Attorney Trixie is from UP. Thea Tan is from UP. A lot of vloggers that are respected are from UP also.
Diba? So, ayun. Hindi naman lahat ganyan. Hindi naman lahat ganyan. Tsaka yung sa lantern parade, hindi naman lahat ng ano, hindi naman lahat ng nagla-lantern parade, yung kailangan merong ganito. May mga nag-join ng lantern parade na neutral lang, yung wala na, hindi man kailangan magwala sa current events. Ganyan. Pero diba, at the end of the day, you are doing the lantern parade to celebrate Christmas. And Christmas is a season to be jolly. Diba? Christmas is something that is very special for a lot of Christians. Diba? So yun, at sineselebrate yung fact na yun, diba? Ayun. Sabi ni Thick Walls dito, dapat ding nakafocus ang DTI sa mga quality check ng mga electronics na ginagamit ngayong Pasko at bagong taon. Like yung mga ICC o PS stickers o kung peke ang nakatapal doon. Correct! Kasi yung mga ganitong bagay ay maaring magdulot ng disaster. Sunog, ganyan-ganyan, eme-eme. Pagka nga kasi bumili ka ng mga ano, Christmas lights na dispalinghato. Ayan, ayun. So I think, feeling ko dapat baguhin ng DTI yung approach nila sa ganyan. Ayun. Baguhin nila yung approach nila sa ganyan. Ayan. So sa sa 145,000 viewers na nanonood ngayon, please do not forget to thumbs up our live dito sa YouTube. Paki-like rin po ang live namin sa Facebook at ang aming page. At don't forget to subscribe. Ayan. Para notified kayo every time na meron kaming live. Ayan. So, that's all for this evening. Ayan, medyo nag-overtime ako ng bongga-bongga. Minamalat na ako. Ayan. But I thank you for joining me this evening. And sa ngalan po ni Mark Ramos at ng Team Mark Ramos Vlog, thank you very much for joining Talk with Joey. See you next time. Hasta la vista. Bye.